Magtrabaho lang raw ako at walang end of contract, sabi ng tito ko. Iba talaga pag marami kang pera. Dahil ang bata pa ng asawa ng tito ko. Pero mayroong kwento sa likod ng lahat ng iyon. At sa aking pagtagal, ako na mismo ang nakatuklas kung bakit sumabit sa kawil ni tito ang sariwang tilapia. At dahil majonda na si tito, malambot na ang kanyang kawil at hindi na kayang sumabit ng gutom na tilapia, naghanap ng ibang kawil ang tilapia. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan! Lumaki ako na mas gusto ko yung lagi akong nag-iisa. Hindi naman ako loner dahil okay lang din sa akin ang party-party. Pero mas pabor sa akin yung wala akong kasama. Lalo na sa mga bagay na tingin ko magiging komplikado. High school pa lang ay natutunan ko na kung paano kumayot. Kumita ng pera gamit ang sariling diskarte o kung minsan diskarte ng iba. Dahil tulad ng ibang tao, isa rin ako sa mga personalidad dito sa mundo na pagdating sa pamilya ay hindi pinalad. Broken family kami at ang papa ko naman ay may sarili ng pamilya. Mama ko naman ay nasa kabilang buhay na. At masasabi kong mahirap ang mabuhay nang wala kang ibang aasahan, kundi ang kakayanan at diskarte meron ka. Wala akong ideya kung saan naroon ang aking relative sa aking mother side. Liban na lang noong iwan ko ang aking probinsya na kinalakihan. Noong magsimula akong magtrabaho, naging goal ko ang ma-regular para hindi ako palipat-lipat at para hindi ko na rin ulit daanan ang pag-a-apply na kung minsan eh para kang daraan sa butas ng karayom. Kapalit ng halaga na aabot rin ng ilang araw bago mo pa tuluyang mapakinabangan. Hanggang sa piliin ko ang pagiging construction worker. Dahil bukod sa mas maluwag sa oras, mas malaki ang sahod lalo na kung katulad ko na skilled worker. Yun nga lang kailangan mo maging wais dahil wala kang mga benefits. Kaya kailangan ang maging masinop sa bawat sintimo na kinikita. Doon na ako nagka-interest na hanapin kung nasaan ang ilan sa aking mga kamag-anak sa aking mother side. Lalo na noong nakasagap ako ng balita na may kaya raw ang isa sa aking tito. At balita ko, sa kanya nagtatrabaho ang karamihan sa aking mga inzan, sa aking mother side. At kung nasaan sila, sa Marikina. Nang makontak ko mismo ang aking Tito Roman na pangatlo sa magkakapatid sa hilera ng aking mother's side. Nagtanong siya sa kung nasaan ako at tanong ang aking pinagkakakitaan. At nang malaman niyang independent akong namumuhay, pinapunta niya ako kung saan sila nakatira at dalahin ko na raw ang lahat ng gamit ko. Pwede raw ako doon at bibigyan niya ako ng trabaho bilang isang toolkeeper. Mga ilang araw din akong nag-isip para magdesisyon kung aking susubukan dahil sigurado ako oras ko bilang isang independent ang mawawala sa akin dahil magkakaroon ako ng amo. Sabihin na lang nating kamag-anak, pero hindi naman ako inosente pagdating sa mga naririnig kong issue if sa kamag-anak nagtatrabaho. Wala namang mawawala sa akin at para na rin makilala ko sila. Mainit ang naging welcome nila sa akin dahil ng gabing iyon mismo ay nagkaroon ng konting salo-salo at halos lahat ng kapatid ng aking namayapang ina ay nandoon, pati na ang karamihan sa aking mga inzan. At kung saan ako nagulat ay doon sa kinakasama ng Tito Roman na halos kasing idaran ko lamang. 23 years old na ako noon at ang layo ng pagitan ng kanilang edad. Tatay na nga kong iisipin at may kwento, revelasyon sa likod ng kanilang pagiging live-in. Ikalawang pamilya na iyon yung tito ko. Halos parehas sa aking papa na may ikalawa na ring pamilya. Ang pinagkaiba lang nila, wala na si mama. Samantalang hiwalay lang kay Tito Roman ang kanyang unang asawa. May chismis ko na rin total, nasimulan ko na.
Dating sekretary ni Tito ang kanyang live-in partner na itago na lang natin sa pangalang Gracia. Gracia para sa akin. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Noong mga unang araw ko sa poder ng aking Tito Roman, ay sinabi niya sa akin na magiging toolkeeper ako doon at the same time ay kailan ko ang matuto magmaneho. 4 wheels ang meron sila at 5 motor na service na mga empleyado meron sila. At kung sino ang aking magiging madalas ay kasama. Dahil magkalapit lang naman ang office at ang tool room ay walang iba. Kundi ang dating sekretary ni Tito Roman na si Gracia, na ngayon ay ina ng aking inzan. At dahil doon naging close kami ng hindi inaasahan. Dahil kitang-kita ko na hindi siya ganoon sa ibang mga nandoon kahit pa sa iba kong titos at titas na ang totoo. Masama ang tingin nila kay Gracia dahil sa pagkakaroon nila ng anak at pagli-live-in nila. At lahat ng iyon, sabi ni Gracia. Eh, sino ba naman ako para humusga? Wala ako sa sitwasyon ni Gracia at ng aking mga titos at titas na nandoon. At mas alam nila ang kwento. At mayroong 2 kwento. Ang kwento ni Gracia at kwento ng aking relatives na panig siyempre sa kanilang panig. Matagal na akong independent at alam ko kung saan ako lulugar. At sa isip ko, iba talaga ang maraming pera. Ang ganda ni Gracia, promise. Kutis yayamanin. At kahit meron na silang isang supling, hindi mo yun makikita kay Gracia. Sexy at tingin ko, minimintin niya iyon hanggang magkaroon siya ng pundasyon kay Tito Roman. Maliban sa pagkakaroon nila ng isang anak. Sakto rin ang height niya. Yun bang marami kayong pwedeng gawin? Halos naging BFF kami ni Gracia. Bagay na hindi naman seloso ang aking Tito Roman. Kung minsan nga ay parang ginagamit na ako ng ilan sa aking mga tito para pag-awayin ang dalawa. Pero ganun siguro ang mapera. Basta may pera, masaya. Dahil naikwento sa akin ni Gracia na walang raw ng big bike si Tito Roman at hinayaan lang. Ni hindi man lang raw nag-report sa pulis at ang sabi, kaya naman raw niyang bumili kahit 3 pa. Ganun siya kayaman pare. At dahil tatay na nga kong titingnan ang pagitan ni Tito Roman at Gracia, naisipan kong itanong kung kamusta naman ang kawil ni Tito. Kung sumasabit pa ba ang tilapia at ang aking banat. Eh di malamang lagi kang kota niyan. Siya na ang magkaroon ng ganyan kagandang asawa eh. Ewan ko lang. At ang sagot ni Gracia, kota sa iyong mata. Matanda na ang tito mo. 58 na yan eh. Tapos ang lakas pa kung uminom. Sa una lang yan magaling. Kaya nga nakabuo kami eh. Hindi na ako aasa. Kita mo naman siguro noong bagong dating ka. Halos gumapang na paakyat sagdan. Buti nga at dumating ka. Haha, meron na akong katulong pag nalalasing ang tito mo, sabi ni Gracia. Nagningning ang aking kokote sa mga sinabing iyon ni Gracia. Alam ko na hahanap-hanapin niya ang bagay na iyon. Lalo pa at yung edad namin ang kalakasan. At doon na imagine ko na ang pwedeng mangyari kung sakali at malasing si Tito Roman. Baka naman! Eh kahit naman siguro sinong lalaki ang mapalagay sa katayuan ko. Ewan ko lang kung magtatsaga kang magkamay kung pwede ka namang mag-try. Lalo pa at ang ganda ng umpisa namin. Tapos sa aming mga nandoon maliban kay Tito Roman, eh ako ang itinuturing niyang kakampi at kung ano ang wish niya, sana lang daw. Hanggat nandoon ako, eh lagi akong nasa side ni Gracia. Ang totoo niyan ay ang laki ng pabor na aking nakukuha dahil sa pagiging close ko kay Gracia. Isa na doon yung sa akin nila ipinagamit yung kwarto malapit sa office na dating kwarto ni Gracia noong siya ay isa pang sekretary ni Tito Roman. Walang paltos na merienda. Yun bang pagkakain sila, damay ako. Lagi rin akong kasama kapag lalabas sila with their supling na 3 taon pa lang naman. Yun din ang isa pa sa aking napansin. Kailan lang pala silang dalawa? Kung 58 si Tito Roman, maaaring nasa 54 to 55 na ang edad ni Tito. Noong maghalo ang balat sa tinalupan, gurang na talaga. Para patulan ng isang kutis yayamaning si Gracia, ibig sabihin,
18 to 19 lang si Gracia. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Buti sana kong artistahin si Tito. Bukod sa malaki ang tiyan, maitim pa. Nasikmura yun ni Gracia. At ang bagay na iyon ay hindi na ako nagtanong kay Gracia, lalo na noong makarating ako sa bahay nila. Mahirap pala ang kanyang pamilya at siguro talagang malaki ang pangangailangan niya. Natutunan ko ang pagmamaneho na si Tito Roman pa mismo ang nagturo sa akin. Matanda na rin kasi siya. At kung minsan ay nahihirapan na siyang magpaalis-alis sa bahay, kailangan na raw niya ng magmamaneho para sa kanya. Na kung iisipin hindi lang naman ako ang pamangkin niya na nandoon. Sinabi ko kay Tito Roman na kaya lang naman ako nagbaka sakali sa trabahong iaalok niya sa akin dahil naumay na ako sa mababang sahod at laging end of contract. At sinabi ko rin na kung hindi ko magugustuhan sa akin nila ay aalis din ako. Hindi na nagsalita si Tito at iniba ang usapan. Hanggang pati ang aking lisensya ay siya na rin ang sumagot. At nang dahil naman doon, mas lalo kaming nagkaroon ng oras ni Gracia. Dahil sa halip na dapat ay si Tito ang kanyang kasama sa pag-grocery, ay ako ang naging madalas kasama ni Gracia. Hanggang sa pati ang paggagawa ng quotation, nalaman ko na rin. At doon ko nalaman kung gaano kalaki ang pumapasok na pera kay Tito. At alam kong noong sekretary pa si Gracia, alam niya ang bagay na iyon. Shout out sa lahat ng viewers and readers natin dyan na umabot sa puntong ito. Dumating sa puntong napagkakamalan na kami ni Gracia ang mag-live-in, lalo na pag dinadala namin ang bata sa center. Hindi ko alam kung ano ang plano ni Tito kung bakit hinahayaan lang niya kami. Tumas din ang aking sahod at pati ang side-checking ay gusto niyang pag-aralan ko. Nakikita ko naman kung gaano kabuting live-in partner si Gracia para kay Tito. Yun nga lang, hindi talaga bagay. Tapos hindi pa sila pwedeng makasal dahil kasal si Tito sa unang asawa. Kaya pinayuhan ko rin si Gracia na mag-ipon para sa sarili at huwag maging kampante. Dahil bukod sa kasal si Tito sa unang asawa, may anak din sila. Pero huwag na nating pag-usapan yon. Simula nang dumating ako kina Tito, hindi na ako nakatikim ng special na tilapia. Pero tinrabaho ko na iyon. At ang lahat ng aking ginawa para kay Gracia, nagbunga na. Nakikinig naman siya sa akin, lalo pat alam namin pareho na pwedeng mawala sa kanya ang lahat. At sabi ko pa nga, halos pareho lang naman kaming sabit sa bahay na iyon. Kung ako ay pamangkin, si Gracia ay ina ng anak ni Tito. Pero maliban doon ay walang magpapatibay dahil kabit siya kung tutuusin. At syempre, ang lahat ng aking sinabi para kay Gracia, pabango lamang. Sayang naman, kahit pasabihin nilawayan na ni Tito si Gracia, right na lang niya kung sinong magaling sa aming dalawa. Paglasing ang aso, masaya ang pusa. Syempre, kung kailan lasing si Tito, hindi sa taas, hindi sa office, at hindi rin sa dating kwarto ni Gracia kung saan ako naroon. At kung saan ang aking pwesto, pangangawil ng tilapia, na pula ang hasang, sa bodega. Kung nasaan ang mga tambak na piyesa at ang ilan naman ay pwede nang ipakilo. At syempre, naihanda ko na ang lugar na iyon. Hindi naman ako papayag na mangati si Gracia at magpantal ang kutis niyang yayamanin. Maraming pagkakataon ang laging ibinibigay sa amin. Dahil aapat lang naman kami sa isang tatlong palapag na bahay. Tapos wala pang muwang sa mundo ang isa. At kung hindi ako gagamit ng kokote, malamang sunggab lang ako ng sunggab. Pinaalalahanan ko rin si Gracia na huwag masyadong maging atat dahil hindi naman namin kailangang araw-arawin. Noong maumpisahan kasi namin kung minsan nabubulagaan na lang ako. Nasusulpot siya kung saan ako naroon. Bata pa rin talaga. Kung sa bagay ako naman ang nagturo na maging ganoon siya at nakakatakot. Yun din marahil ang dahilan kung bakit nakabuo sila ni Tito Roman. Kung sa bagay maliban sa may asawa si Tito, all is good naman sana. Ang pula talaga par, promise. Alam mo yung kahit malagkit ka na pero gusto mo pang kainin. Tapos hindi pa siya gaanong giba, buong buo pa ang hasang. Pero syempre hindi naman laging ganoon. Alam ko na hanggat nandoon ako,
uulit-ulitin lang ni Gracia ang sumabit sa aking kuwil. Nagpaalam ako kay Tito at sabi ko, uuwi muna ako sa amin para bisitahin ang bahay ng tita ko kung saan ako dating nakatira. Tapos, hindi na ako bumalik. Eh ngayon, sila pa rin. Hindi lang yun, nadagdagan pa ng isa anak nila, babae.